Si Pangulong Marcos ay lumipad patungong Washington, D.C. para sa isang trilateral summit kasama si U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Isa itong makasaysayang pagpupulong na bubuo ng Joint Vision Statement bilang tugon sa problema sa South China Sea. Si Lisa Araneta Marcos at yan o. Oops, naku. Nandun si Sara Duterte o sa unahan ng lalaking naka-black. Pero dire-diretso si Marcos. Ulitin natin. Dito nakikita nyo, nakikipagkamay si Presidente Bongbong Marcos at ito si First Lady Lisa Araneta Marcos ay kumikending-kending. Kasabay ng pag-alis ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pa Amerika, ay siya namang paglabas ng fake news tungkol sa di umano ay pang-snub ng presidente kay Vice President Sara Duterte. Kalat na sa social media ang spliced video na di umano ay hindi pagpapansinan nila Presidente Bongbong Marcos Jr. at Sara Duterte. Mali lang yung ginawa nila kasi in-splice nila. Pinuto lang nila yung video, pinakita lang nila yung huling portion. Eh talaga kung yan titingnan mo, talagang mababastusan ka. Pero hindi nga yun eh, mali nga eh. Mga tulonggis kasi ito. Napag-alaman na ang spliced video na kumakalat ay nangyari noong isang taon pa. Ayan po yung ano, nangyari. Ayan pala siya mukhang janitor fish pala. Ewan kung siya yun ah. Hindi, si Alex. Panoorin natin ang video content mula sa YouTube channel na Batang Maynila Toots. Pag-usapan natin. Etong kumakalat na ano na video na kung saan ang sabi ng DDS ay etong si Sara Duterte raw ay pinagmukhang tanga ni Presidente Marcos. Kaya sabi na ito ah, sabi na ito. Ito guys ah. O sabi tuloy ni ano, sabi tuloy ni Alex Bonifacio, siya ay I empathize with the embarrassment Sara Duterte must have felt. Kasi grabe, no? Bigla siyang nilampasan ni Presidente Marcos, di siya binati eh. Kaya sobrang nag-empathize siya dito sa pagmumukhang tanga, pang-i-snub. Ayan o, PBB Marcos na BP Sara, pang-di-deadma dito kay Vice President Sara Duterte kasi nasaktan daw masyado. Kasi masakit yun eh, bro, daanan ka lang ng Presidente. Vice President ka, hindi ka malang pinansin ng ano, ng presidente. Diba? O di ano, di, ano yun, masakit. Masakit daw yun, sabi na ito ni ano, Alex Bonifacio. At sabi niya, yet I faith in her political savvy. Sa kabila nun, ako'y nananampalataya pa rin na pagdating sa ganyang mga political na mga pangyayari, wala, okay lang sa kanya yan. The mistreatment of the Marcos family towards Sara. Itong araw, mistreatment. Mistreatment, di raw siya tinrato ng maayos. Ito raw, pambabastos. Parang ganun eh. Ito raw, pambabastos ng Marcos family towards Sara. Pagkatapos exploiting her for electoral victory, pagkatapos nung gamitin itong si Sara Duterte para manalo sa eleksyon, ito daw ay hindi, ano, it will not go unpunished. So, they will face consequences. At hindi lang basta consequences, severe consequences. Ayan yung sabi ni Alex Bonifacio. Alright, so yan po yung ano, yung pinagdadaanan. Yung matinding pinagdadaanan nitong Alex Bonifacio na talagang sa tingin ko mga kababayan, ito ay cold-blooded DDS. Ayan mga kababayan, pakending-kending pa si First Lady. Ayan. Ito talaga si PBBM, iniiwan si First Lady. Ayan, iniiwan si Sara Duterte, nagmukhang tanga. Ayan, iniiwan. Ayan ang sabi ni ano, na itong nag-post sa Twitter na na-embarrass daw si Sara Duterte kasi nga binastos ni Marcos. Pero ito po yung totoong video. Piplay ko lang for the last time bago tayo magtapos para makita ninyo kung ano talaga yung nangyari. Okay, so ayan po yung video, yung totoong video. Ito totoo naman yung kanina kaso bandang huli. Ito yung unang portion ng video. Ayan mga kababayan, naglalakad, iniwan na naman si First Lady. Iniwan na naman si First Lady ni PBBM.
Ayan, habol-habol si First Lady. Ayan mga kababayan. Ayan. Sabi ni Melody Canabe, dito ko lang napansin si PBBM na parang walang arte at natural na dire-diretso lang ang lakad. Dire-diretso lang talaga siya maglakad. Si First Lady lang ang pahinto-hinto. Merong kinawa yan eh. Ayan, hindi siya hinintay ni PBBM. Di takbo siya. Ayan. Ayan, syempre, saludo-saludo kamayan. Gumedli na muna si First Lady. Ayan. Ayan, kamay-kamay sa mga opisyalis ng militar. Kaya mabagal daw kasi naka-heels daw si First Lady. Hindi, mabilis naman eh. Kaso ang problema kasi nakipag-chika-chikahan pa. Chika-chikahan pa. Ayan. Ayan na. Ayan. Sino yan? Ayan po si Vice President Sara Duterte at kinamayan ni Presidente Bongbong Marcos. Ayan oh. Ayan po oh. Ibeso-beso pa oh. Hi Reynaldo Gonzales. Magandang gabi. Magandang gabi sa'yo. Oh. Diba? Kinamayan ni Presidente Marcos si VP Sara Duterte at may meron pang kasamang beso-beso mga kababayan. Ayan. Tapos First Lady naman, yan, nagka-chikahan pa yung dalawa. Ito yung mga time na ano, na okay pa sila kasi parang ngayon, parang di na nagpapansinan si First Lady saka si BP Sara eh. Pero ito kasi mga kababayan, matagal na itong video na to, 2 years ago. Kaya medyo okay pa sila. Ha? Halik ng babaeng hudas. Okay, so ayan mga kababayan. Nagpaiwan yung dalawa, si First Lady at si VP Sara. Hi, Ona Victorino, Rene Diocanes, magandang gabi sa inyo. Rosalito Villarino, hello po. Ayan, naglalakad na sila. Ayan, saludo-saludo, kamay-kamay. Tapos, ayan na mga kababayan. Si First Lady at si Sara Duterte. Ayan, nagkakausap. Ayan na mga kababayan, so... Ayan, Sara Duterte, may beso-beso kay First Lady. Ayan. Masyan, mapapansin ninyo, ha? Si Sara Duterte lilipat doon sa bandang Nanka. Lilipat siya doon sa kanan. Ayan, lilipat siya sa kanan, no? Ayan. Ayan, eto na yung portion ng video na ginamit nila, na sinasabi nila na binastos ni Presidente Bongbong Marcos, si Sara Duterte. Eto mga walang hiyang ito. Gagawin lahat para lang makapanira. Dito sila nagsimula ng video, pinutol nila itong video na to. Ito unang pinakita nila. Ayan mga kababayan. At ayan na, okay na mayan na. Nag-usap-usap sila nung, sino ba yun? Hindi ko masyadong mamukaan eh. Ayan. Okay. Tapos dire-diretso na si PBBM. Iniwan si First Lady. Ayan. Ayan, inakay na si First Lady. So, hindi naman po talaga ano, binastos. Kasi inulit-ulit po natin yung video. Ayan po nga pinapakita nila ay huling portion ng video na kung saan nabati na kasi. Ayan yung video ni ano ni Alex Bonifacio na meron pang paiyak-iyak na nangyayari. Tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo. Ayan po. Di ba? Paiyak-iyak pa yun. Meron ba siyang background na paiyak-iyak yun? Kasi nakikisipat siya raw sila kay Sara Duterte kasi binastos nga daw ni Bongbong Marcos. Oh. Ayan o. Oh. Meron pang paiyak-iyak eh. Kasi umiiyak nga daw siya kasi nga daw binastos siya ni ano Marcos. Sobrang nakakalungkot mga lords. Ayan o, sobrang nakakalungkot daw mga lords. Ah, bakit? Kay VP Inday Sara. Diba? Ayan ah. Nahimik si VP Inday Sara sa... Ayan. Basta sinasabi niya lang, nananahimik daw si VP Sara dyan sa Davao. Tapos pinunta ni Amy kinausap para patakbuhin. At netong nanalo na, sasabihin na ibabastusin daw nila si Sara Duterte. Hindi nga ganun yung nangyari. Hindi nga ganun yung nangyari. Mali lang yung ginawa nila kasi in-splice nila, pinuto lang nila yung video, pinakita lang nila yung huling portion.
Eh talaga kung yung titingnan mo, talagang mababastusan ka. Pero hindi nga yun eh, mali nga eh. Mga tulonggis kasi to. Ah, hindi ko na pina-play yung video nila. Masyadong ano, maingay. Ang ingay, sakit sa tenga. Ah, yan po yung ano, nangyari. Ang spliced video na kumakalat ay nangyari noong isang taon pa sa pag-alis ni Pangulong Marcos Jr. papuntang Europe para sa isang official visit. Maging mapagmatsyag at huwag basta-basta maniwala sa mga pagkalat ng mga fake news. Lalo na ngayon at may mga AI deepfake technology na hindi lamang spliced videos ang maaring nilang gawin kundi kayang gayahin mismo ang boses at galaw ng mga tao. Kung may mga videos na kahina-hinala ay e-report na lamang ang mga ito at huwag nang ipagkalat.